Heyo, what's up mga kapatid? Ako nga pala si Shobaldi at lagi nating ginagawa ay nagumagawa tayo ng mga reaction video, no? Pero dito sa pagkakataong ito, parang trip ko ako naman na magkikwento sa inyo, no? Eto, nakita ko lang to sa online dati, no? At nakita ko ulit siya kanina. Yung taong 49 years niyang itinaas yung kanyang kamay at nag-decide siya na hindi na muling ibaba. Alright? So ang taong ito ay isang buhay na halimbawa na kapag tayo ay merong ginusto, no, at ipinokus natin ang utak natin doon sa bagay na yun, kahit na gaano kahirap, kahit na sobrang nakakapagod, nasasaktan tayo, pero kapag umira lang ating kaisipan na gusto nating gawin yung bagay natin, nag-focus yung isip natin doon, at tayo'y merong punong-puno ng disiplina sa katawan, eh magagawa at magagawa natin yun. Sang halimbawa, mga kapatid, yung mga nagpapabayat, di ba? From sobrang laki, lumba-lumba, pero dahil sa disiplina nila sa sarili nila, nagawa nilang ma-achieve yung weight goal nila, mga tol. So, yun yung tawag dito, mind over matter ba kung tawagin, no? So, ang pangalan ng bida sa istorya natin ngayon, ay si Amar Barati. Alright? So, sino ba si Amar Barati? Si Amar Barati, mga kapatid, ay isang halimbawa na kaya nating gawin yung mga bagay na sa tingin ng isang normal, no, na tao ay maaaring imposible dahil nga ang hirap. Tulad ng mga nagpapapayat, di ba? Parang sinasabi ng iba, may pag-asa pa ba yan? Wala na. Pero yung taong yun, kapag nagpas siya at nagkaroon ng talagang matinding disiplina sa sarili, eh magagawa at magagawa niyo, no? Ang tawag doon eh, tawag nga ng iba doon eh, talagang disiplina o nangingibaba ang utak niya, no? Kesa sa tawag ng katawan, mga kapatid, no? Yung mga kagustuhan kasi natin, kapag talagang ipinagpasya natin yan at nag-focus yung isip natin dyan, kahit na gaano kahirap, magagawa at magagawa natin yung mananaig yung kaisipan natin dyan. Maniwala ka, walang mahirap-mahirap basta nagpasya ang isip natin. At yan ang ipinakita sa atin yan ni Amar Barati na nagpasya siya na itaas niya ang kanyang kamay, kanyang kanang kamay at hindi na muling ibaba magpakailanman. No? Aray ko po, ang sakit nun. Imagine nyo, no? Itinaas niya yung kamay niya at hindi niya na talaga ibinaba. Eh, pero bakit niya nga ba ginawa yun, no? Tulad natin mga tol, no, nung 1970s, no, isa lang din siyang normal na tao, no, nagtatrabaho daw siya sa bangko, merong tatlong anak at asawa. Hanggang sa isang araw na hindi ko din alam kung anong pumasok sa isip niya at napagpasyahan niya na ialay daw, no. Yun pala yung dahilan, ang ialay ang buong buhay niya sa kanilang Diyos na si Shiva. Mga kapatid, at para patunayan 'yon na tapat siya sa Diyos na kinikilala niya, ay itinaas niya yung kamay niya at nagpa siyang hindi na ito muling ibaba. No? Ang hirap no, nakakangala yun. Siguro sa mga tatlong oras, dalawang oras nakataas yung kamay mong ganun. Nakakangawit. Sobrang parang ini-imagine ko palang mga tol, ang hirap na talaga. No? No, marahil iniisip nyo, eh mahirap talaga yun. No? Paano yun? Pero eh, nagawa niya, tulad nga ng sinabi ko kanina, nanaig yung kanyang kaisipan at kagustuhan na panindigan ng kanyang pasya. Kahit gaano man kahirap yun, eh, ginawa niya pa rin. Sa katunayan, sa unang taon niya pa lang, mga kapatid, no, naranasan niya daw napakahirap, napakasakit, na bunga ng pagkakataas ng kamay niya. Kasi talagang nakakangawit yun, nakakangalay. Ano man ng kanyang ginagawa, gising man siya, natutulog, kumakain, naghuhugas ng kamay, o kahit nakataambay lang sa kanto, eh pinanindigan niya talaga na huwag ibaba ang kanyang kamay. No? Sa paningin malamang ng marami, eh parang nasisiraan na ata itong taong ito. Diba? Ano ba ito? Nasisiraan na ata ito eh. Pero para sa kanya, yun ay pagpapakita ng pagsamba niya. O, kasi nga, inalay niya yung mga kapatid. Inalay niya yung sarili niya. No? Kinalimutan niya na yung mga material na bagay. Inalay niya yung sarili niya. So, parang paraan niya yung pagsamba niya sa kanyang Diyos. Alright? So, ano nga ang nangyari sa kanya? No? Ano ang mga naging bunga ng kanyang pasya? O yung itinaas niya yung kanyang kamay?
makalipas ng 49 years o baka 50 years na nung kasi nung napanood ko to 49 years ngayon siguro 50 years na no 49 years na siyang nakataas ang kamay niya at talagang hindi niya binaba, no? Tinupad niya yung kanyang pangako na huwag ibaba ang kamay niya, no? Imagine yung mga tol kung gaano kahirap yon. Napakahirap talaga at nakakangala yon. Siya mismo nagsabi kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan at naramdaman. Ngunit kita naman natin kung titingnan natin yung picture, no? Talagang hindi siya nadaig. Nilabanan niya ang sakit, matupad lang ang kanyang pangako, no? Itong magandang mga politiko, tinutupad yung pangako, no? Sana all marunong tumupad sa pangako, no? Hanggang sa dumating na nga mga tol yung panahon na nawalan na ng pakiramdam yung braso niya at kamay niya, no? Na kung hindi niya nga lang siguro nakikita yung kamay niya, makakalimutan niya may kamay pa pala siyang nakataas. No? Kasi nga, nawalan na ng pakiramdam yon. Marahil siguro sa ano niya, pagkakataas niya ng kamay, hindi na dumadalo yung sirkulasyon ng dugo. Kasi imagine mo, nakataas yung kamay niyon, ay hindi na umaangat yung dugo. Kumbaga nasira na yung sirkulasyon ng dugo sa braso niya. At sa paglipas ng panahon, yung may kita ninyo, di ba? Ayan, parang payat na yung braso niya. Natuyo na, no? Natuyo na yung muscle niya. Tumigas na, na parang kahoy yung kanyang braso na dahilan para tuluyan na maging imposible na para sa kanya na ibaba pa yung kanyang kamay. Kahit na sabihin niya sa sarili niya, teka, tapos na. Medyo mahaba-haba na panahon na 50 years nang nakataas ng kamay ko. Tama na, no? Yung tipong kahit tapusin niya na yung kanyang sinumpaang pangako, imposible na niyang maibaba pa yun, no? Dahil kapag kapinilit niya na ibaba pa yung kanyang kamay, maaano na lang yun. Kumbaga parang mapabali, no? Mapuputol na lang yan. Dahil ayon sa pag-aaral, kasi pinag-aralan siya kung paano niya nagawa yan at anong nangyari dun sa braso niya. No? Natuklasan nila na sa tagal na kasi na pagkakataas ng kamay ni Amar, no? Ng kanyang kamay, natuyo na yung laman, yung mga laman niya na natuyo na. Hindi na rin maayos na dumadalo yung dugo. At dahil nakakabit pa nga yung kamay niya sa katawan niya, parang yun na lang yung dahilan, kaya hindi nabubulok, no? Kumbaga, siguro pag yan ay naputol, mabubulok na lang talaga yan. Kahit papano, may buhay pa ba yung ganyan, no? So, hindi na kasi dumadalo yung dugo niya, dahil nga nakakabit na lang yung braso niya dun sa kanyang katawan, yun na lang yung dahilan kung bakit hindi nabubulok, no? Pero sa madaling salita, mga tol, kung titignan natin, parang isang patay na yung braso niya, no? At masisira na lang talaga yon kung pipilitin niya pang ibaba. Kasi hindi niya na rin maramdaman yung braso niya, eh. Wala nang pakiramdam yon. Nanigas na yon, nanigas na din yung buto niya. Nanigas na yung muscle niya. Yung grabe. Yan, no? Kung nakikita niyo yung picture sa gilid, no? Bata pa siya nung itinaas niya yung kamay niya. Ngayon, puti na yung ano niya, puti na yung balbas niya, mga tol, yung bigote niya, no? Yan, kung mapapansin niyo, hindi niya na rin na ibubukas yung mga palad niya, eh. Di ba? Nakaganon na lang yung mga palad niya, mga tol, nanigas na rin. Humaba yung kuko niya siguro sa mga unang taon, yung mga kuko niya sa kamay. Pero hindi na siya humaba ng husto. Huminto na yung paghaba ng husto niya. Kasi yung mga kuko pala natin, no, kapag wala ng blood circulation, humihinto na din yan pala sa paghaba. No, humihinto na rin siya. At bukod sa kanyang pangako pala kay Shiba, kasi may mga nagtatanong sa kanya, no, na bakit sobrang tagal mo nang tinaas yung kamay mo, hindi mo pa rin binababa, no? Isa pa rin pala sa mga dahilan niya kung bakit daw na hindi niya binababa, parang pagpapakita na rin ng protesta niya sa digmaan. Maraming pala sila doon, ano, no? Si Amar, kilala yan doon at tinatawag na sadhu o ascetic sa Hindu, mga kapatid, o yung mga taong iniwan na ang lahat ng mga bagay na material sa mundo. Kumbaga, namuhay na lang talaga sila bilang paglilingkod. Wala silang bahay, wala silang tirahan. Sakalya na lang sila nakatiraan para hindi sila nagtatrabaho, no? At talagang, kumbaga, para sabihin natin pulubi, umaasa na lang sila sa mga, yung kinakain nila, inaasa na lang nila sa mga bigay, no? Inaalay na lang kasi talaga nila yung buong sarili nila para matupad nila o ma-achieve nila yung kanilang tinatawag na spiritual liberation, no? Sa madaling salita talaga, ano,
buong buhay na lang talaga nila, inalay na lang nila sa mga ritual na ginagawa nila, no? Hindi na sila namumuhay ng normal, no? Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila gumagawa pa ng kahit ano, kundi yung mga ritual na lang na ginagawa nila. Yung isang ritual yun, yung ganun nila, eh. No? At umaasa na lang sila sa may mag-aabot ng pagkain. No, biruin niyo mga tol, no. Marami din pala, no. Marami din pala, hindi lang siya, no. May mga naging followers din si Amar at ginaya siya na itinaas din yung kanyang kamay, kanilang mga kamay at hindi na rin ibinaba. May umaidol sa kanya mga tol, no. At ang ilan sa mga umaidol sa kanya mga tol, tumagal na rin na 10, 20 years nang nakataas ang kamay. Grabe, napakahirap noon, imagine mo, no. Ang hirap nun mga tol, yung hindi mo ibababa yung kamay mo. Pero mga tol, hindi lang yan yung mga ritual na ginagawa nila, yung mga sadyo, no. Isa lang yan, actually marami sila kung anong matripan nilang ritual para pagpapakita ng ano nila, yung parang spiritual ano nila, mga ginagawa nila pagsamba sa kanilang mga Diyos, no. Marami pang mga mahihirap na mga bagay yung mga ginagawa nila. Yung iba, nagbababad sila sa lamig ng yelo. May mga napanood ako na nakababad sa lamig ng yelo. Yung iba, tumatayo na gamit ang isang paa sa loob ng maraming taon, 10 years, 12 years. Gano'y mo, tumayo ka ng itataas mo yung isang paa mo. Diba, eto si Amar, diba, nakataas yung isang kamay. Yung iba naman, nakatayo, isang paa lang. Hindi nila ibababa yung isang paa nila sa loob ng hindi isang oras, dalawang oras, tatlong araw, sa loob ng maraming taon. Hindi nila ibababa yung isang paa nila. Ganun yung ano nila, ritual nila. Yung iba naman, hindi kumakain, hindi umiinom sa loob ng maraming taon. Kung sa ibang tao, ilang araw lang hindi makakain, patay na, di ba? Pero dahil dun sa kanilang matinding meditation, mga kapatid, meron akong nakita, no, hindi siya kumain mula nung 14 years old lang siya, mga tol. Kung di ako nagkakamali, 14 years old lang siya, hindi siya uminom, hindi na siya kumain mula nung 14 years old na siya. At namatay siya sa edad na 91. Biruin mo, umabot ng ganun kahaba ang buhay niya, no? Hindi kumain, hindi uminom. At yung iba ayaw maniwala, yung iba parang nagdududa. Pero nung chinek siya ng doktor, yan, naglalagay tayo ng picture niya, yan. Yan, nung chinek siya ng doktor, talaga napatunayan nila na wala talaga siyang kinakain at wala talaga siyang iniinom. Mga tol, no? Biruin mo, buong buhay niya, inalay niya sa ritual niya, hindi na siya naging normal. Buong buhay niya, hindi siya yung tulad natin, naghahanap buhay, nagsasaya, di ba? Kasama pamilya, yung mga tulad sa kanila, talaga yung buong buhay nila, inalay na lang nila doon kay Shiva, ng mga tol. So, grabe. So, yun ang istorya natin ngayon, mga tol. Ano ang masasabi ninyo dito sa bida ng ating istorya, no? Dito kay Amar Barati. Kayo, ano ang inyong kayang gawin? Kaya ba ninyong itaas ang inyong kamay sa loob ng 49 years o 50 years? Comment nga ninyo sa baba kung ano ang masasabi ninyo dito sa bida natin sa kwentong to. So bago tayo magtapos, siyempre magsha-shoutout din tayo mga kapatid. Kahit na ako ang mag-isang nagkwento nito, magsha-shoutout pa rin tayo mga tol. At kukuha tayo ng mga babasahin natin at isha-shoutout natin dito sa last video na in-upload natin, yung ayon sa mga eksperto, hindi daw totoo si Moses, right? So, shout out kay, teka, sino ba? Neil Govikson Bustillo. Nice, lagi ko pinapanood mga video mo, sir. Sabi naman ni Joselito Agana, I believe in what the Holy Bible says about the history of Exodus. Yeah. Edmar Caragayan, shoutout sa iyo. Pero meron naging Hebrew leader si Joseph the Dreamer. Yung ibinenta siya ng mga kapatid niya sa Egyptian. Kaya nga nakarating ang mga Hebrew sa Egypt. Oh. Shoutout din kay Voltaire Gallaron. Dami matututunan sa mga pinilipit na katotohanan. Ito'y isa ring mga panlalansi ni Taning. Shout out naman dyan Brad Shobaldi, subscriber here from LE. At DS32 ng LE.
Distrito ng LE. Ah, Distrito ng LE. All right. Shoutout din kay Alvin John. Kung lawakan nyo yung research nyo, ang buong Bible ginawa mula 100 AD at 900 AD, galing sa mga ancient tablets, Enuma Elish, Epic Gilgamesh, Egyptian Book of the Dead, na kung saan galing ang Ten Commandments, kahit ang mga teaching ni Jesus, 12 years old siya pumunta ng Egypt for mystery, teaching kaya walang record sa Bible from 12 years old to 30 years old, galing din sa Emerald Tablet of Thought, which is 36,000 years old. Medyo mahaba-haba tong comment ni Alvin John. Pero basahin ko na lang din yan mamaya, mga kapatid. Shoutout kay Jennifer Relieta. Yan. Isang bagay ang tsak na tsak, may Diyos. Dalawang bagay naman yung nakapaloob dito. Kung naniniwala tayo sa Diyos, maniniwala rin tayo sa Biblia. Biblically and logically speaking, totoo yung istorya ni Moises. May mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Logically speaking, hindi rin sila maniniwala sa Biblia. Ito yung mga taong hindi naniniwala sa existing of Moises at ang tawag sa kanila ay mga atheist, ateista, mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Meaning to say, kapag naniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka sa existing ni Moises dahil Diyos ang nagsaysay nito sa pamamagitan ng Bible. Yan ang sabi ni Jennifer Relieta. Shoutout din kay Norma Chavez. Mahirap talaga papaniwalain ang mga taong walang pananampalataya. Yan ang sabi ni Norma Chavez. Ang sabi naman ni Ashley, Will Darms to see is to believe. Hindi puro ka lang pananampalataya. Sino hinihintay mo? Si Jesus Christ ba? Nako, wag ka na umasa. Walang darating kahit sobra-sobra pa pananampalataya mo. Ooh, sabi ni Ashley, Will Darms to. Alright. Shoutout din kay Oliver Basco. Ayan. Shoutout din kay Scout Ranger. One of the best reaction vid. Shobaldi lang sa kalam. Yan ang sabi ni Scout Ranger. Sabi naman ni Luz Morishima. So nice story and I truly believe in Holy Bible. Ayan. At last but not the least mga kapatid. Shoutout kay Abel Marimla. Nagulat din ako sa reaction mo Lods. Pareho kayo nang naisip na dahilan kung bakit walang records ng Hebrew ang Egypt. Sabi naman ni Rizalandia, ito nag-comment, no? Pinagkukuha ng mga European nandun sa British Museum, check mo. Raquel Alarcon, kaya walang record kasi napahiya sila, hindi sila nakagante bukod doon. Nagkandamatay pa yung mga tauhan ng hari na di nila matanggap ang katotohanan. Alright! So maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid at sana nag-enjoy kayo dito sa istorya natin for today. And about kay Amar Barati, mga kapatid, yung pagtaas ng kanyang kamay na gano'n, no? Kapasolid nun, mga tol. Talagang buong-buo yung pinangako niya, tinupad niya, no? So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!